ulan ngayon, magandang mag parami ngayon ng sanga ng sili. Ayan, kasi pag tag-ulan, panahon ng tag-sipon, so yan, rinuningan ko yung mga sili ko. Ayan. Pag tag-ulan kasi, panahon ng tag-sipon, kaya ito rin yung time na mas marami akong pinapakain na sili, oregano, mga herbs, isa mga iba-ibang klaseng herbs, basil, para hindi masyadong magkasipo ng ating mga manok. Kainin nila niyan yung bunga. And then of course, huwag kalilimutan ang painumin ng UV. Sobrang importante yan. Aside sa mga gulay-gulay, mga herbs, sili, dalasili, oregano, sasabay niyo sila pakain. Lalo pag tag-ulan. Ayan. Panahon ng tagsakit kasi yung June, July, and then August. So, kaya during that month, hindi rin ako masyadong nag-bibreed. Kasi, lalo pag wala tayong masyadong housing, enough housing para sa ating mga, masisew. Kasi yan yung panahon ng maraming ibon. Yung ibon nagdadala kasi ng sakit ko. Pero kung meron naman kayong kumpleto naman kayo sa mga pakain, sa humid, so wala namang masyadong problema. Although, magkakaroon talaga ng mortality. Pero pag kasi may humid tayo, hindi ganoon karami. And hindi mauubos ang manok nyo. So, yan. Yeah. Magpapatanim na rin ako ng papatanim ako ng marami ng banana kasi yung saging kasi kahit isang beses mo lang itanim and then putulin mo, magsasaha na ulit siya, magkakaroon ng bunga, tuloy-tuloy ang bunga niya kahit hindi ka na ulit magtanim, pero magtatanim kasi ako ng maraming saging para marami akong ipakain na fruits sa mga aking mga manok. Masustansya ang saging.